makita nyo rin kung paano maglalaro ang isa ko. Yeah, number 10 to ha. Diretso natin sa 11. O, ito. Dito para mas masanay ko o mas makita nyo ng maligit. Welcome and welcome back to Sonjetsu mga idol. Okay, sa video na ito mga idol ay tuturuan ko kayo ng double nunchaku kung paano ito gagamitin. Request po ito ng ating mga idol na sina. Ayan, ito siya. Ito sila. At ito, papakita natin o i-demo natin yung tsaku base sa request nila, no? At sana makatulong sa mga beginner dyan kung paano gumamit ng nunchaku. May basic na pala akong itinuro doon sa single, no? Single ng tsako natin. Panoorin nyo na lang sa mga hindi pa nakakapanood. Kung marunong ka na sa mga basic na yon, ay ito na yung pwede mong sundan o gayahin para mas mapabilis pa lalo yung paggamit mo ng tsako. Kung ituturo ko sa inyo ay hindi kayo malilito. So, ito na yung una natin gagawin. Sanayin nyo muna yung ganito. Drillings, matawagin. Yan. Bakit sinasanay ito? Eh kasi ito, ang utak kasi natin at ang katawan natin, magkaiba po talaga yan. Kasi minsan, magaling ang utak natin tapos wala naman sa kilos o sa katawan natin, di ba? Ibig ko lang sabihin doon, yung iba na tinatamad sa training. Yun. So iwasan nyo na yun. O alisin nyo na yun sa isipan nyo. Kailangan nyo lagi mag-training. So ito, basic muna ang practice ninyo at ito yung sundan nyo. Ito lang. Para sa kasanayan natin sa pagkumpas ng ating mga kamay. Isang pang dahilan pala kung bakit sinasanay yun ay para matuto yung kamay natin kung saan tumatama yung tsako. Baka yung tama ng tsako natin, pagpaning natin dito sa taas, ay dito tumama sa gitna ng braso natin, anong muscle natin. So, pangit yon at masakit sa braso yon. Ang gawin natin, kaya ako itong pinagagawa sa inyo para sa kasanayan ng mga kamay nyo, no? Yan. Na dito, dapat tumatama yung tsako. Hindi yung tama ng tsako kung saan tumatama. Kasi kung dito, pangit, namamatay yung baylo niya. Okay? Tamo. Kailangan dito lang sa may shoulder natin. Kumikilos din yung kamay natin. Tapos ito naman, para makakabisado nyo yung pag-swing ng tsako, ito mo rest natin, ginagalaw talaga yan. Para yung buwelo ng tsako, hindi mamatay. Up, down, 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 up, down, up. Ngayon, isunod natin dyan. Pag okay na kayo dyan, nakabisado nyo na. Alam nyo na kung saan pinatatama yung tsako. Ano yan? Ito, lipat na tayo dito sa pangalawang exercise na to, o release na to. Yung pangalawa, ito na. Ito. Ito, pagkaling dito, ayan o. Yan yung tsura niya pag nasa 20. At tignan nyo ang ginagawa ng mga kamay ko, ayan o. Diba? Straight lang yung braso natin, pero yung kamay ang tumitibas. Yan. Pero pwede naman i-swing mo ng gusto yung kamay mo. Kung gusto mo. Depende sa haba ng kadina sa iksi niya. Kasi kung mahaba yung kadina mo, hindi mo pwedeng paikutin yung dalawang tsako dito sa loob. Kasi tatamaan ka na sa mukha. Okay? So, kapag mahaba ang kadina mo, i-wide mo lang siya, ito, yan, para hindi ka tamaan dahil mahaba ang kadina. Pero pag naiksi naman ang kadina, good yun para sa mga rest roll natin. So, pag naiksi lang, ganito lang, no? Pwede mo siyang paikutin dito. Yan. Pero syempre, wait lang, hindi pa tayo dyan papunta. Dito lang muna tayo sa number 1 natin dito. At pangalawa, ikutin mo dito sa loob. Yan. Mas lang nyo maigi yung kamay ko ha, kung paano nag-swing yung braso natin or paano natin kinilis yung mga rest natin para mapaganda yung ito. So, pangatlo natin mga idol ay galing dito. I-timing nyo na papunta dito. Ang discard dyan, para maipit natin dito sa kilitili, pagkaikot nyo dito, nag-ikot pa dito, di ba? Ikot. Umiikot. Halimbawa, dalawang tsako yan. Umiikot, umiikot. Isang ikot, ipit. Ang ano pa
rin doon, isang ikot talaga bago mo ipitin yung tsako dito sa ipitin. Okay? Ikot, ikot. O, dalawin natin. Ikot, ikot, ikot. And then, ipit. Okay, dito sa harap. Ikot. Pangatlong exercise to, ah. Ikot. Then, ipit. Okay? Saka, dito pa rin sa iyo. Ipit. And ipit. Ulit-ulit lang hanggang sa masanay ka. Dito naman tayo. Paano nga pa ginagawa yan? Ito lang, pipitikin mo to. Tapos, tatimingin mo ng pagpaikot bago mo ipitin. Napakalaga ng isang ikot na to papunta sa gilid-gilid. Hindi pa rin beginner ka, tapos diretso ka dito. Hindi mo yun mahuhuli. Kasi kailangan mo munang sanayin, pag-aanin yung kamay mo, bago mo gawin yung mga ganito. Pagkasanay mo na sa ganito, ikot. Ikot. Ngayon, kasi double tsako tayo, dapat dalawa, pareho mong magawa. Ikot. Yan. Kung hindi ka masan, hindi mo pa kayang ipitin ka agad, bahala ka kung gawin mo silang ikot yung dito. Pagkutik, silang ikot, kasi tatimingin pa ng isip mo yan, ng utak mo, di ba? Ikot, ikot, and then, kung paano ipitin. Yun lang yung, ano, busy doon. Okay? Pitik, isang ikot, or dalawa. Pitik, dalawang ikot. Pitik, isang ikot, or dalawa. Pitik, isang ikot, or dalawa. Bahala kayo, basta masanay nyo lang yung ganitong proseso ng exercise. Isang ikot, isang ikot, isang ikot, isang ikot, isang ikot, isang ikot. Ngayon, mas maganda to kapag gumagawa na kayo ng mga freestyle kasi pag tinignan nyo ito ng tuloy-tuloy, ito na siya. Okay? Yan. Paano nga pagdamin nyo mga idol? Ito lang yan. Itik. Ikot. Itik. Ikot. Itik. Ikot. Itik. Ikot. Kailangan pagkalan din ng isa, may isa ka din isa. Sasanayin nyo lang yun. So, panglima natin ay kapitik mo dito. Balik. And then, paikutin mo siya dito. Pum, 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 pum. Yeah. Tapos, paikut ka. Ka. O, diba? Madali lang. O, titignan. Galing dito sa ipin, no? Natutunan nyo na kung paano ipitin yung tao. Dito. Yan. Pagka-ipit yung dalawa, release nyo. Papunta sa taas. And then, isang ikot. Timingan nyo. Para makuha nyo yan, timingan nyo muna. Ikot dito. Hindi lang to. Madali lang. Tapos, ipit. Hangat. And then, isang ikot. Lang yan. Redonda sa ano, sa arnis. Hindi pa rin. Okay, exercise lang to, ha. Hindi pa to yung gagawin yung ano, moves o freestyle. Bahala na kayo kung anong klaseng freestyle ang gagawin nyo pagdating dito sa tsako. Ang sa akin lang, binibigyan ko kayo ng pinakamas magandang exercise pagdating dito sa tsako. Kasi kung wala tayong basic dito, malilito tayo at mahihirapan tayo sa pag-create ng mga freestyle dito sa tsako. Kaya para mas mapadali kayo kung paano mag-create ng freestyle dito sa tsako, ay eto, tundan nyo lang itong basic na tinuturo ko pagdating sa double ng tsako natin. Okay, ulitin mo lang. Four. Number 4 exercise ito, ha. Diretso mo sa number 5. Pagka-edit ko dito, release, then ikot. Ipit. Ganun lang. Okay. Ngayon, kung kabisado nyo na yun, proceed na kayo sa number 6 natin. Basta, ang sabi ko lang, pag hindi nyo pakabisado ang mga number na yun, o yung exercise na yun, huwag muna kayong lilipat o magdi-jump papunta sa exercise number 2. Okay? Okay, pagka-ipit mo dito, release pa rin. Release, and then, back to up, tapos dito.
Okay? Para mas magawa nyo ito ng maayos. Kasi ang iba, lalo na kapag mabigat yung tsako nila, dito dinadaan, masakit yun sa katawan natin, sa ribs natin. No? Masakit sa ribs yun. Mga iba, dito ginagawa. Oh. Ako, ang sikreto ko, para mas mapabilis ko ito, at yung simple lang na hindi ka masasaktan sa katawan, so nilaro mo yung tsako sa katawan mo, dito lang ako sa bandang baba. Okay? Yan lang. Ano nyo kung saan sumatama? Ano tayo? Ito. Okay. Ang bagsak ng tsako, dito pa rin ha. Hindi pwede rito. So, dito talaga ang bagsak niyan. Sa shoulder ang bagsak. Okay mga idol, sa shoulder po yung bagsak ng tsako. Hindi po dito sa may tricep. Okay? Kapag dito mo sa tricep yung pinatama, masakit yan at hindi babalik yung tsako or mamamatay yung belo ng tsako mga idol. So kaya kailangan dito sa shoulder natin. Gaganda yung bouncing niya. Huwag naman dito kasi lalapat lang talaga at masakit yan. Huwag naman dito. Kailangan dito talaga yan sa shoulder. Papunta sa kilid-kilid. Okay, gumaganon lang yan. Siyempre nagaganyan tayo. Nagaganyan. So gaganda yung ikot niyan. Okay, tuloy na natin dito sa exercise number 6 natin. Okay, pag gagaling dito, naipit mo na sa number 5, no? Half, release mo pataas. And then, dito pa rin yung tama, no? Tapos, ito lang. 1, 2, 3, balik. 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 Okay? So, ganun lang. So, from number 6, okay na sa number 7, kaliwa ang ikot. Move, hampas. Okay? Kung gusto nyo kanan yung ikot nyo, okay lang yun. Ang number 6, no? Boom. Boom, 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 boom. Okay. Pero ba naman yung kamay na sa baba? Pakanan yung ikot. Ha? Pakita natin sa taas. Ikot, pakanan, pakaliwa ang ikot. Boom. Okay? Masdan nyo yung ikot ng tsako kapag galing dito. Right? Kung pakanan kayo, walang problema. Ulitin natin. Okay? Ipapakita ko lang yung sa paa. Kasi yung iba, pag umiikot dito, gumagano sila. Yan, ang daming hakbang kapag umiikot na sila. Yung iba ha, yung mga beginner talaga. So para mas mapadali kayo, ito lang. Pagkagaling dito, number 6 na. And 7 tayo, ikot lang. Ganun lang. Sanayin nyo, no? Sanayin nyo lang to. Okay, pagpakana naman kayo, same lang din ang gagawin nyo. Yung paa, ipitik nyo lang papunta doon. Pero syempre, hindi nyo pipitik ng walang parang walang buhay. Syempre, kukonsentrate nyo yan. Ilalakas nyo lang yung paa nyo para umikot kayo. Ikot, angat ito. Angat ito. Syempre, mauuna dyan yung kamay, ha? Tapos sunod ang paa. Para lang kayo ng front feet. Okay, ulitin natin. Okay, alam nyo na yun, ano? Tandaan nyo, number 7 natin, yung paikot nito. Baka hindi nyo maintindihan kung paano hinahampas pala yung tsako dito sa tagiliran. Okay, pag-ikot. Yung hampas ng tsako, pag-ikot nyo, yung kamay nyo, susunod nyo ng bahagya. Susunod nyo ng konti para yung tsako naman ay mamatay yung buwelo niya. Pagkagaling sa number 7, number 8 mo, ikot, ikot. Ayan, balik sa kilig-kilig. Ang ginawa ko dito, reverse lang. Kasi kanina, yung sinanay mo sa number 2 ay ganito. Ayan. Ngayon, reverse mo lang yun. Pagkatama dito, reverse. Ayan. Ulitin ko sa number 7 ha. Dito sa number 7 natin, ikot lang. Paghampas, isang ikot dito. Balik.
Simple lang. Okay, ulitin ko ng dahan-dahan. Dito na tayo sa pa number 8 na tayo. Pagkatapos ng number 7, maghampas na kayo. Buhat lang, ikot. Tama dito sa kilikili or sa shoulder natin. And then, isang ikot, balik. Napakahalaga nito, yung isang ikot na to. Kasi ito yung kukontrol sa tsako natin, papunta dito sa kilikili. Kapag di nyo pinaikot yan, at sobrang bilis ng ginawa yung ano, movement, ay masasaktan kayo sa kilikili nyo, lalo na kung hindi nyo sanay laruin yung tsako nyo. Siyempre, mabigat. Diba? Kasi, bihira kayo mag-insayo. Tatamad-tamad. Puro lang noon. Diba? Okay. Galing natin sa number 8 muna. Buhat. Tak-tak-tak. Dito din sa kilikili. Pagkagaling dito, number 9 natin ay ganito lang. Reverse lang ha. Kasi kanina ginawa natin. Pag ito, tapos inipit natin. Ito yung reverse lang natin. Pangat. Ikot. And then, ayan. Okay, diyan ako nalilito idol eh. Kung paano talaga yung gawin eh. Sige, slow natin kung kaya ko naman i-slow. Okay, reverse, no? Reverse, ikot, ikot. Tatimingin nyo pa rin yan bago nyo paiikutin sa mga rest nyo. Oh, ayan oh. Okay. Ito, okay na to sa inyo. Kabisado nyo na yan. From 8 dito. 9. Yan, ikot-ikot lang. Sa pro view pa lang, ito yan ha. Tapos okay, sana na susundan nyo to kasi kapag masyadong hininaan ko naman ay baka mapatay yung ikot ng tsako ba. Reverse. Yan, ganyan sa preview natin. Ito isa sa side view natin, dito tayo sa side view. Okay, yan lang. Simple lang oh. Ikot, ikot. Hindi isang ikot lang yan. Basta ito, tatayin ninyo kung paano nyo ibabalik sa taas at ipapasok dito sa kilit ninyo. Nang mahuli mo. Hope number time natin na exercise na gagawin natin. Ito siya. So, dandahanin nyo lang. Ito. Reverse, ikot. Ayun pa rin. And then rest. Yan. Ano nga ba yung sa preview? Ikot, timing, timing. Kasi exercise ko lang naman. O, drillings lang naman gagawin nyo. Bahala kayo magsawa kung gusto nyo. Ikot-ikotin nyo dito hanggang sa matimingin yung tsako. Tapos, papunta na dito. Ayan, i-slow natin ng konti. Ayan. Okay. Bala kayo, kung ito yung dampotin yung tsako, wala problema. Kung ito, wala rin problema. Basta sa shoulder nyo ipatatama, hindi dito sa tricep. Kasi masakit yan at mamamatay ang ikot. No? Pabalik. Ipit. Diba? Alam nyo, maganda na ito tignan eh. Kahit ganito lang eh. Eh paano pag natutunan nyo pa lahat na itinuturo ko na ito? Simple lang, diba? Madali lang oh. Oo. Oh. Okay. Kapag tinuloy-tuloy natin, galing sa number 9, ganito oh. Tuloy-tuloy na yun. Number 9, ibalik ko sa number 9. Oh. At least, nagagabay nyo na. Kasi nga, dumaan kayo sa basic na ganito. Number 10 natin. Oh. Number 10 yan, ha? And number 9 natin. Oh, diretso. Walang liko. Ito yung 11 natin, mga idol, ha? Ito, naipit mo na. Galing dito sa number 10. Pitik mo siya. Boom. Kumiikot. Kumiikot siya, no? Punta mo dito yung ikot. Okay? Ulitin ko ha. Sa number 10 natin, dito. Yan. Pinalipat-lipat mo lang. Okay?
Okay, diretso natin sa 11. Ipit? Pitik? Yan. Ito yung number 11 natin. Nga lang, ang timing yan, pinto lang. Pag ipit mo dito, so, ituturo ko naman kung paano dito sa rest, no? Mamaya tapos natin. Dito lang yan umiikot. Dito lang maglalaro yung ikot niya. Okay? So, ito siya. Number 10 natin. Okay, dalawin natin para mas maano nyo. Makiin nyo kung paano. Tapos makita nyo rin kung paano maglalaro ang isa ko. Yan, number 10 to, ha. Diretso natin sa 11. O, ikot. So, dito siya sa front view. Dito para mas masanay ko o mas makita nyo ng maligit. Wow. Ipitin mo, ganun pa rin. Magkabali dito. Okay, ang giting ko ha, sa number 10 ano? Pag na-release nyo dito, ha? Naipit mo na, i-release mo ng reverse dito sa taas sa shoulder natin, and then isang, ako ang ginagawa ko isang ikot dito sa loob, isang ikot sa labas, bago ako lilipat papunta rito, para makuha ko yung timing ng rest roll na to. Yan kayo, dahil beginner kayo at nag-aaral kayo, pagka-release nyo galing sa number 10 natin, release nyo dito sa 11, and then, isang ikot, ganyan lang muna. Yan. Tapos, natatimingan nyo na, ipunta nyo dito. Dito sa kamay. Siyempre, yung kamay mo, yung palad mo, ipipitik mo yan na mapitik mo yung tsako. Kasi pag ikot nito dito sa rest, kailangan may impact siya na konti. Boom. Kasi kung hindi nyo tutulungan, puro lang tsako yan, mahirapan kayo. Pero pag tutulungan nyo ng konting pitik, diba? Sana nakukuha nyo yung instruction na binibigay ko. Bigyan nyo ng pitik, ikot. Isang ikot. Pero ito ay tinuro na ako, kung hindi nyo susundan to, dito sa double chako natin, itinuro ko na to. May tinuro ako sa, ilalagay ko yung cambium dito, para mapanood. Tsaka yung link, ilalagay ko dito sa description. Tap nyo na lang para mapanood nyo kung paano ko ginawa itong rest roll na to. Yun lang. Tapos sana nakatulong sa inyo ang video na to, lalo na dito sa dalawang idol natin na nag-request na ito. Salamat nga pala sa inyo idol, no? Dahil nag-request kayo ng ganito at matagal din ako natingka sa pag-tutorial. Gawa na ang chef, busy ang idol. Di ba? Pero syempre sinikap po pa rin para mabigyan kayo ng kaunting kalaman pagdating dito sa tsako. At sa mga bago dyan, like and subscribe dito sa aking YouTube channel. Syempre may page din po ako. Kung gusto nyo mapunta doon, ay search nyo lang din. Sonjetsu pa rin. So thank you for watching mga idol.